tanong si JR, nangungonsumer na naman ako. Pumunta ba naman ng mall? Tumawag. Kinakausap pa ba naman sa akin ang titinda ng jewelry? Hello, ma'am? Si JR pumuha ng cow. Diamond yun, sabi niya. Ha? Sabi ko, paano siya nag-kuha? Wala namang pera. Yung sip ko, itong JR na to. Ay, wagad ka kumuha. Anong yama? Utang. Sabi ko lang gano'n. Walang sampalin ko. At... ako sa car mag-e-endro. Welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Mama Ella Bulano again. Knocking at your door and knocking at your mind that always subscribe my channel. It's Mama Ella. Don't forget to subscribe, like, and you can comment down below the box. Good morning kayong lahat dyan. At lahat ba kayo ay okay? Ang inyong tulog, ang inyong gising. Huwag mairalin ang pagising na mainit ang ulo. Always smile and be pretty. My friends and friendship, kung ako naman dito ay ito. Always Mama Ella is always very, very busy. Pero kahit anong busy, hindi ko pinababayaan ang itsura ko kung minsan lang. Ngayon, we are going to Vallejo at magbe-visit ako kay Cash ng... mamaya, mga 3 hours lang. And then, after, pupunta ako sa kami sa school ni Sui, ni Beatrice, at saka ni Liam. At mayroon silang food fest ba yun din? St. Catherine Food Fest na Halloween nila. At magsusuot ng mga costume ang mga bata at magpaparade din sila. Iikot-ikot lang sila doon sa school nila, my friends and friendship. Ito namang mga parents dito sa Amerika ay happy-happy na sila pero doon lang paikot-ikot lang. Hindi katulad dyan sa atin na nagpa-parade na mayroong tambol. Ano ba sa Tagalog yun? May tambol, tambol. Bung. Drum. Doon, nag-iikot sa buong, sa aming bayan yun ha, nag-iikot doon sa buong Kalibo, umiikot. Tapos may band majorette pa. Ngayon dito lang, ganun lang, parade. Naku, tuwang-tuwa naman ang mga parents pag tiningnan nyo. Yung mabababaw lang ang kaligayahan ng mga taga dito. Ay, kung sa Pilipinas sila, kadami-dami kung anong bongga-bongga. Ngayon, meron silang. Tapos, pagkatapos ng parade, may kainan. Kakain, pero bibili ka ng pagkain. Kaya nga, nagdala na ako ng aking bag. At nandun ang mga apo ko at malamang na mayroon talagang maghihingi kay Mama Ella. Kaya naiwan dun si JR at may pasok. At si Chanel ay pupunta din dito sa school at ang asawa niya. Dahil meron silang car, ano ba tawag nyo? Mobile. Nagbibigay sila ng candy. Yung parang natitreat ka nyo, nagbibigay sila ng candy. And bago ako doon pupunta ay sa school, mamayang 5 o'clock pa naman ang start, ay mag-aano muna doon muna kay Cash. Pero dadalhin namin si Cash para makasama rin. At hindi ko lang alam kung may costume na nabili ang mami niya dahil sa sobrang busy din ang mami at ng daddy. Ito ang suot ko, my friends and friendship, ay mayroon din akong sweater na dala. Dahil sigurado ako mamaya. Say good morning, Papa Dudes! Good morning. Oh, good morning, sabi daw ni Papa Dudes. Excited ka na umuwi ng Pilipinas? Oo. Kailan ang bala? Kailan ang bala? Can you tell me please? Ha? Ha? Pwede lang ngayon. Sabi niya kung pwede lang ngayon umuwi, umuwi na daw siya eh. Okay, si JR ay masasakay kay Jarrell. Kasi si Jarrell, wait, isang daan lang ang dinadaanan ni Jarrell papunta sa San Francisco. Doon siya nag-work sa United. And yun nga, may plano na magbakasyon na hopefully na makakita kami ng ticket na hindi ganong kamahal. Dahil sa ngayon eh, sobra-sobrang mahal ang ticket. Hopefully na magiging okay ang ticket na makukuha namin. At itong si JR, nangungonsumer na naman ako. Kung napapanood niyo yung vlog ko about JR, ang pinagkukwentuhan namin. Ito, may kukwento na naman ako dito sa anak kong si JR. So far, so good naman ang kanyang trabaho sa Jollibee. At yung magaling naman siya at may inuwi na naman siya kagabi na naku Diyos ko, ang dami-daming ano bang inuwi niya? Yun, yung panggawa ng palabok, yung ginagawang palabok na pansit. Madami siguro doong naigawa. O pinapatapos sa kayong yung pansit. Oo, yung sobra, yung pansit na walang sahog ni isa, hindi pa nasa isahog dahil ginagawa bagong luto lang siya pero
Kasi ang ginagawa kasi nila pag gumawa ng palabok, ilalagay lang muna nila ang pangpalabok o pansit at binubuhos lang ang sauce. Pero dami na namang inuwi siya, mga dalawa sigurong mga box. Sabi ko, anong gagawin natin dito? Sabi niya, lutuin mong pansit. O sige, lagay mo lang ako sa ref at mamaya bibili lang ako ng sahog at lulutuin natin pansit bukas sa pado. Nagalit na naman ako. Kasi nung isang araw, pumunta ng mall. Kasi mag-isa lang yun, nagsasakay ng BART. Magaling yung sumakay ng BART. Nakakaabot yan ng San Francisco, nagpa-BART yan. Marunong yan. May ticket siya na nilalagyan lang niya ng pera ang kanyang card na yon at yun ang binabayad sa alam naman niyo dito sa Amerika. Hindi na nagtatanggap ng mga cash ang mga BART. Yun. Tapos kung wala siyang ride papunta doon sa station ng bus, marunong. Nagtatawag siya ng My Ride. Siya ang nakakaalam noon. Alam mo si JR, matalino si JR, marunong magbasa. Matalino talaga yung batang yon. Tatawag mag-ano siya ng My Ride. Sabi niya, paano ba ang destination? Natatanong siya. Ang destination ka ko kung saan ka pupunta. Ano sabi niya? Ang pick up? Yung pick up dito ka sa bahay, pick upin. Drop ka sa destination mo. Okay, yun. Marunong na. Nagta-type na yun. Anong spelling? Ano sabi niya? Ang spelling yan kasi. Sabi ka masyadong nag-aral at nakinig sa teacher mo nung tinuturoan ka. Sabi ko, kaya hindi ka marunong mag-spelling kayo. Magpaturo ka lang kay Zoe. Si Zoe ang magtuturo sa iyo. Ikaw talaga. Sabi ko, mabuti nga nag-uso ngayon ang cellphone. Kahit papaano, kahit malit-malit ng konti at nababasa at naiintindihan naman ang kanyang mga text message. Kaya kung hindi nag-uso ang cellphone, wala. Kaya yun ang sinasabi ko, nakakabasa lang siya ng mga basic lang. Yung saan ikaw punta? Pag nagte-text ka, kailangan. Hindi masyadong mahirap ang iti-text. Saan ikaw punta? Uwi agad. Parang si Barok. Pero at least, marunong na siya. Ngayon mga iba, pag nag-order online, hindi nakakabasa. Sige lang, pindot lang ng pindot. Nag-charge lang. Meron akong charge, sabi ng ganun. Ganun. Paano hindi ka nag-charge? Pinochase mo. Ayan, nagpindot ka. Pumunta pa naman ng mall. Tumawag. Kinakausap pa ba naman sa akin ang nagtitinda ng jewelry sa store? Yung jewelry store talaga. Na hindi mga fake, no? Puro mga totoo. Tapos tumawag sa akin. Sabi niya, kausapin mo si Meme. Sabi niya, sino Meme? Kausapin mo, mama. Okay. Sabi niya, hello, ma'am. Si JR po kumuha ng cow. Binigyan ko siya ang price ng hikaw is 300. Diamond yon, sabi niya. Ganun yung paghikaw na yung maliliit lang, 300 plus yata. Ha? Sabi ko naman, paano siya nag-kuha? Wala namang pera. Yung makano ang pera niya, 100 lang. Ma'am, sabi niya na-approve siya ng 1,000 sa credit. Sabi ko sa isip-isip ko, itong JR na to. Ay, paano sabi ko, yung nakuha na ma'am. Ay, hindi, cancel na lang yan. Cancel na lang yan. Sabi niya, kaya naman daw niyang magbayad. Oo, kaya niyang magbayad. Magkano ang monthly? Sabi niya, is 130. Ay, mas talaga itong si JR na to. Sabi ko, pwede may cancel. Hindi na ma'am, kasi bank kasi ang nag-finance nito eh. Binigyan siya ng credit limit na 1,000 at ayan, ang 300 ang nakuha niyang diamond. Diamond? Wala nga sabi ko. Di pa diamond siya. Yung hikaw naman. Hindi ka ilan pa yung naghihingi sa akin ng hikaw. Pero alam nga sabi ko na ang isang pares kong hikaw ay bibigay ko ang isa sa iyo. Paano ba ikabit ko sa kabilang tingap mo? Ibibigay ko ang yung isa? Akin na nga. Sabi ko sa cashier, sa Mimi. Pwede makausap sabi ko yung anak ko. Kalma lang ako. JR. Kumuha! Sabi ko gano'n ang talaga sa kanya. Bakit ka kumuha? Anong yama? Utang! Sabi ko lang gano'n. Ma! Sabi niya, kaya ko namang bayaran ito. Oo, kaya mo. Pero ang allowance mo, wala ka ng allowance mo. Ibabayad mo. Parang sampalin ko. Ma, relax. Sabi pa lang gano'n sa akin. Kaya ko namang bayaran. Ang papa na, galit na galit. Hala, galit. Ay, ako kalma-kalma lang. Ako kalma-kalma lang. Galit na galit. Eh, utang nga eh. Eh, siyempre, sino ang mamubli? Ako rin. Ako rin ang humahawak ng pera niya. Ako ang magbabayad. Wala ka lang pagka-uwi.
Sabi ko, ganyan ka, utang. O, utang ka? Sabi ko, wala naman ako sabi ang utang. Kaya gusto mo umutang? Sabi ko. Kaya sabi ko, masarap ka ako yung umahawak ka ng sweldo mo ng sarili mo na hindi ka nag-uutang. Yung hinahawakan mo yung pera mo na ang allowance mo na wala kang pinabayaran. O, di ba? Sabi ko, hey, mabalik. Sabi ni Papa, balik. Sabi ko, pa, hindi yun pwedeng ibalik dahil na-finance na ng bangko. Mime, dyan, sabi ko, tinawagan ko ulit. Pakausap sa cashier. Ano ba yan, sabi ko? Kaya, nasaan na yung kinuha niya? Paminold ko muna. Eh, hindi ba pwede talaga bang i-cancel lang? Hindi naman pwede. O, sige, game na lang sa kanya. Ako ang kausap mo, ha? Sabi ko lang ganun. Dahil, pag siya ang kausap mo, malamang nalulubog, lilitaw yan. Hindi ka babayaran. Kayo niyan. Dahil sabi ko, okay. Okay, ang ano niya, sabi ko, magkano ang monthly, ganito man. Sabi, okay, bigay mo na sa kanya ako, ang kausap mo, ha? At hindi mo na pwedeng ang bibigyan siya uli pag pumunta siya at umutang ulit ng mga jewelry dyan. Sabi ko, opo, ma'am, ikaw ang kausap ka, oo. Ako ang kausap mo. Doon, hindi ko niya ipakita, nandito kasi ako sa kaya, nandoon yung hikaw sa bahay, diamond, na maliliit, na pa, pwede sa babae, pwede din sa lalaki. Ikaw talaga, GR? Sabi ko ng ganun. Naghahanap ka ng utang? Masarap ang buhay na walang utang, maghahanap ka ng utang. At adoration ko to my friends and friendship sa kwento ko dati sa kanya naman na hindi pa natapos-tapos. Tapos sabi, paano ko isuot itong sapatos? Yung sapatos niya. Kaya binili na isa lang ang pinadala sa kanya. Paano ko ito papasa isuot siya? Huwag ko ito papa niya. Isuot mo ngayong Lunes, sabi ang ng sapatos mong yan. Para mapakinabangan yung isa lang ang nung order niya at isa lang ang dumating. Isuot mo, sabi niya. Tapos maglakad ka doon. E paano sa kabilang paa, sabi niya? Wala, maglagyan yun lang. Isuot. O kaya sabi ng papa niya, isuot mo yan at isuotan mo ng ibang klaseng sapatos ang isang paa mo. Pagtatawanan ako, gusto mo palang pagtawanan, pero hindi ka nag-isip na sabi ng order ka. Papa, sabi lang ganun. Papa, si kasama ko sa trabaho, nagtatrabaho, nagda-drive na. Sabi na, nagda-drive na siya, sabi na. Eh, siyempre sabi, ako pwede naman ako mag-drive. Madali lang ako magsalita na mag-drive. Sabi ko nang ganun. Eh, nagte-test pa yan. Sa DMV, papunta ka pa, magda-drive test ka pa doon. Okay, marunong ka magbasa doon sa computer, na may mga question doon, na ganun-ganun, answeran mo. Sabi niya, ikailan ba sabi ako? Ewan ko sa'yo, magpaturo ka, sabi ni papa niya kay Lia mo, kaya kay Cash. Eh, sabi mo, JR, kung nakinig ka lang sa amin noon, marunong ka na ngayon. Kaya lang hindi mo isinasaisip lahat ang mga tinuturo namin sa'yo. Ay, naku, Diyos ko, Lord. Tatawa na lang kami tuloy sa kanya. Oh, huwag kayong mamroblema. Sabi nga, sa alas yung kinuha na yun. Pera lang yun. Madali lang kitaya ng pera. Leka, sabi nga. Hindi mo alam, sabi ko, ang pera na yan, ang hirap kitain talaga. Pinapawisan ng singit-singit mo, baka ako makakuha ng pera. Ay, Diyos ko, Lord, itong anak ko si JR. Natatawa ka na lang tuloy. Tapos minsan, tama din siya eh. Pero hindi ka na lang sabi ni Papa niya hindi ka na lang sabi ni Papa na mag-uwi ng Pilipinas kung kaya mag-utang ka ng utang. Tagal pa naman tayo uuwi eh. Sabi niya, mababayaran ko pa yan ng 3 buwan. Loko-loko talaga. Ito na naman kami sa Vallejo. Kaya sana, nag-enjoy kayo sa kwento ko about kay Gia. Continuation lang yon. Ang una kong vlog. Kung papanoodin ninyo ang aking vlog about kay JR, ay mai-relate din ninyo. Inagagalit si Chacha kay JR dahil ang ano ba yon, yung pain niya sa pagpamingwit, hindi na ubos. Itinapi pa naman doon sa pagkain ni Grimes. Yung kasama ni Chacha. Mama, sabi niya, ano ito tinabi ni Gia? Sarip pa nilagay. Ano ba yung pain niya? Bulate! My friends and friendship, nakalagay ang bulate sa kardo kasi yun ang pampain niya doon pag namimingwit siya. Diyos ko naman, buti ni nakita itong si Grimes. Siya lang nakakita, tinabi pa naman niya sa pagkain ni Grimes ng mga pizza doon ang bulate. Ay, sabi ko naman, ikaw talaga, may isip ka talaga, bakit pitatabi dyan? Diyos ko, Lord, ibang lahi yung ating asawa ng kapatid mo. Imamaya eh, pabuti nilang niya nakita, si Chacha nakakita, pansin. Tapos mo, sabi niya, mahal-mahal ang bulate, ay, let's
pagdukot ka ng bulate dyan sa lalim ng puno. Magaling naman siya magtrabaho. Inaasahan naman talaga siya sa trabaho na yun lang, kailangan by guidance talaga. Dahil pag hindi mo talaga siya i-guide, ay yung bang bara-bara lang na trabaho. Kaya sabi ko nga sa kanya, every time na kung anong itinuturo sa iyo, tandaan mo yan, lagay mo sa isip mo. Na yun ang gagawin mo. Huwag kang paulit-ulit na pagsasabihan. Ako. Kaya hindi ko yan pinapalinis ang mga bathroom. Hindi ko yan ako naglinis, nagatapon lang siya ng garbage, ako naglinis ng bathroom namin. Kaya pag ipinalinis mo ng bathroom at wala siya makikita ang panglinis, ikukunin niya yung pang yung foam para sa mga plato doon sa kusina. Ay, naku, Diyos ko, sabi ko lang hindi. Mabuti na, nagbago na yan. Dahil tinuturo, galit na galit ako dyan. Sabi ko, naglilinis ka ng bathroom mo, makukunin yung pag sa ano natin sa plato. Eh, nandito na kami sa Balayaw, my friends and friendship. At salamat sa pakikinig niyo sa kwento ko kay J.I. Yun parati ang partner namin ni Papa. Yun parati ang kaaway namin ni Papa. Tigas ulo eh. Pero sasagot-sagot yan sa'yo. After mga 5 minutes yan, tatahimik na yan. Tapos parang walang nangyayari eh. Ma? Pa? Yung ano, sa trabaho ko, parang walang nangyayari. Ang galit mo nandoon ko sa kanya. Tapos siya kalmado. Sa trabaho ko, alam mo, ma. Masarap sa pakit. Dito na kami sa Balero. Papunta mo na kami doon. Dadaan mo na kami. My friends and friendship sa doktor. Open sila. May pipikapin kasi ako doon eh. Punta mo na kami. Punta kami doon kala Shen at magbibisit ako kay Cass. At may work si Shen ng 3 o'clock. At 5 o'clock pa naman ang start ng ano nila, Zoe sa St. Catherine. Kaya dadaan muna kami ng bibili muna kami ng lunch, ng combo. Dahil wala namang luto doon si Shen, sigurado ako dahil yung nag-iinit-init lang yan ng kanyang mga frozen na mga pagkain. Ha, ang ulam. My friends and friendship, nandito ako ngayon sa Olympus. Ito yung ulam nila. Ito ang sarap po. At ito ay combo ito. Kaya makabili ka ng isa nito. Ay busog ka na ilang tao ang makakakain yan. Ayan. Dito kami bumibili. Every time na tamad na kami magloto sa amin. Kaya ito ang kusina namin dito sa kanila. Masarap ang mga pagkain nila rito. Kaya halika na lang. Pakain tayo dito. Three juice. May mga grocery din sila. Dito my friends and friendship. Ang mga grocery nila. Dito lang ako nabili. Thank you. Yes, you're welcome. At ito ang price. Okay. Dito ang ABC. Makabili ng mga pagkain. Pas na ako. Ayan, nakabili na ako ng aming ulam. Nagugulat lang ako. Mahal-mahal ng ulam kaya. Pero kaysa sa magluto ka pa naman, mamalingki ka pa. Okay, $40. Mag-prepare ka pa. Hindi naman. Sige na lang. Tanggapin mo lang ang katotohanan na mahal nga. Sakit sa loob. Wala kang magagawa. Sabihin ni Papa, kainin mo yung pera mo. Magusog ka, di ka pang natunawan pag kinain mo yun. Layo-layo kasi yun ang bahay ni Shin eh. Buti pa dati, eh, malapit lang. 5 minutes later. Dito na kami kila Shen. Pero wala pa siya. Nandun sila may binili. Hi! It's Cass again, may sipon. Sipon na, tala-tala, sipon na. Okay, let's go inside. Let's go inside. Is that a book? Oh, say hi to my friends and friendship. Oh, look. Brrr. Tulo laway. Oh, tulo laway. Hi.
Hi, clap your hand. Clap, clap, clap. Gigil ako sa'yo. That is for today, my friends and friendship. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. It's Mama Ella Bulan Vlog. Simple like, share, and you can comment down below the box. Bye-bye. Abangan ang aking next vlog para sa parade nila sa Wii, sa food fest nila sa Halloween. Thank you. Bye.